Okay mga bro, welcome back sa ating channel. Magandang araw. So ito, medyo may nakapila tayong gagawin dito. So mag-isa lang kasi ako ngayon, wala yung kapatid ko eh. Bali itong ginagawa natin ngayon, nabili ko lang to sa magbubuti. Ayan, inayos na yung kanyang power supply. Hindi siguro to na pag-power. Tapos sinubukan kong pasukan ng ibang board. Buo naman yung kanyang LCD. So may paggagamitan tayo mga bro yung kanyang LCD. May order sa atin. Tapos yung spark naman, panel issue yan. Hindi ko pa nabuksan. Tapos yung meron tayo doon na 55 na TU series Samsung. Na troubleshoot ko na yan mga bro. Ano lang, hinahanapan ko pa yun ng board. Yung gagawin natin ngayon ay yung ano, yung panel gauge ng Fortuner. Bali hinihintay pa natin yung kaibigan natin na mekaniko. Bali babaklasin lang niya yung panel gauge ng Fortuner. Okay, mukhang andyan na yata. So ito na mga bro yung panel gauge or instrument cluster ng Fortuner. Dinala dito ng kaibigan nating mekaniko. So, yung trouble pala nito, nung una daw eh nag-blinking tapos nawalan ng power. Tapos yung sumunod na issue niya mga 5 minutes to 10 minutes bago magka-run ng display. So, common issue na to mga bro sa panel gauge na ito. Ang madalas na nasisira dito ay yung mga electrolytic capacitor dyan. Dahil doon nga sasabi niya, mga 5 to 10 minutes, kumbaga, paiinitin pa niya yung sasakyan bago magkaroon ng display. So, dito, so sign ngayon ng faulty capacitor. Kumbaga mag-i-imbak mo na siya ng voltage bago gagana. So pag ganun yung problema ng inyong panel gauge, napakalaking tulong pag meron kayong ESR. So ayan, susukatin natin yung retetest natin yung ESR ng mga capacitor. So ayun, pumapalo na lang siya sa gitna. Dapat ano yan, malapit na yan sa zero. So, yung value kasi ng electrolytic capacitor na yan is 100 microfarad by 16. Tapos, ayan din, same value din yan. Ayan din, nakarating lang doon sa gitna. So, dapat malapit na yan sa 0. O, nasa pagitan ng 1 at saka 0. Tapos, ito pa, mas malala na ito mga bro. Hindi siya nakarating sa gitna. So napakagaan mga bro mag troubleshoot pag ganito, meron kang ESR. So salamat at shout out kay bro Marco Francis 713 Mix Vlog sa pagbibigay niya ng ating ESR. So pag ganito, yung mga electrolytic capacitor na yan na SMD, medyo mahirap din kasi yung tanggalin. At saka kung minsan, kung hindi mo kabisado yung pagtanggal dito, matutuklap din kanyang board. So napakalaking tulong pag siguradong sira yung capacitor bago natin baklasin kaysa yung binaklas natin okay pala tapos babalik natin. So ayan, tatanggalin lang natin mga bro yung mga tatlong electrolytic capacitor na yan, pero try natin maghanap dyan ng kahit same value lang yung ilagay natin. Kasi pag lalagyan natin yan ng mas mataas yung voltage rating, baka sasagi na siya dun sa cover. Kaya yung original na value ng mga electrolytic capacitor ay 100 microfarad by 16 volts. So ganun din yung mga bro, ilalagyan natin dyan. Tapos ipapatagilid na lang natin kasi mataas yun eh. Matangkad kumbaga yan, yung mga original na yan SMD. So wala tayong SMD mga bro na pamalit dyan, kaya kukuha na lang tayo dyan sa board ng mga TV. So ayan, check natin. Ayan
nung natanggal na natin yung capacitor, mas lalong ano na, kumunti na lang yung kanyang palo. So talagang sirang-sira na to. So check pa natin mga bro tong isa. So tatanggalin lang yan. Tatanggalin lang natin yan. Tapos so check natin ulit. Medyo mahirap din na tanggalin to kung minsan mga bro. Kaya ano lang, tiyagaan lang. Huwag nating bibiglayin para ano, hindi matuklap yung kanyang PCB. So ayan, tatanggal na siya. Okay, check ulit natin itong pangalawa natin na natanggal. So ganun din mga bro. Konti na lang yung palo, so talagang tuyong-tuyo na to. Okay, tanggalin pa natin yung isa. Okay, pag hindi ito umubra, yung ganitong ginawa natin, eh meron pa yung isang technique dito mga bro. Ayan, doon sa mga gustong magpagawa ng panel gates, pwede nyo akong ipm at gagawin natin yan. Laking tipid pag nagawa natin to kesa yung bibilhin nyo to, kesa bibilhin nyo to ng bago sa kasa, eh napakamahal po. So, ayan mga bro, natanggal na natin itong pangatlo na capacitor. Okay, check ulit natin. So, nakadalawa na tayo ng natanggal na puro sira nung naka-in circuit na tinesting natin. Ngayong nakatanggal, sira din. Ayan oh. Oh, parang open na to. Wala na oh. Wala na siyang palo. So, yan mga bro, yung mga sira na nakita natin. So, very common to sa panel cage ng Fortuner. So, hanap lang tayo ng pamalit yan mga bro. So, ito na mga bro, yung ipapalit natin. Bali, bumunot lang ako dyan sa mga bago-bago pang board natin. So yung tinanggal natin, tatlong piraso na 100 microfarad by 16 volts, ganyan din yung ipapalit natin. So mas maganda sana dyan kung itataasan natin yung rated voltage, mas matibay. Kaya lang, mas matabay yun mga bro, sasagi na siya dun sa cover. So itong by 16 volts lang, eksakto lang yan mga bro, eksakto lang yan dun sa kanyang cover. So ayan, mapapansin nyo, tinetest natin siya isa-isa. Ayan o, nasa pagitan na ng 1 at saka 0 yung reading ng tatlong capacitor. Samantalang yung mga sira, napakalaking diferensya yung palo ng ating tester. Kunti lang yung kanyang palo. So ilalagay na natin mga bro ito. May markings naman yan kung saan ilalagay yung positive at saka negative. So, alam na ng mga ano natin yan, mga kasama nating technician. Pero dun sa mga mag-DIY, ingat-ingat lang po. Baka lalo yung masira, check yung maigi. So, ayan yung... Pare-parehas naman yung position ng mga capacitor dyan. Yung mga natirang capacitor dyan na, sa circuit niya, ganyan din yung position ng capacitor na mga tinanggal natin. May mga label naman yan sa board eh. Yung may guhit, yun yung negative. Positive naman yung walang markings na white dun sa board. So, pag ganyan, baliktad na yan. So, dapat, isunod natin doon sa markings ng mga natitirang capacitor. So, okay mga bro, ilalagay ko lang to. So, ayan mga bro, nilagay na natin yung unang capacitor. So, habang nilalagay pa natin yung ibang capacitor,
Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel. At palike na din ng video, mga bro, para ano, mas lalong makapanood ng mas lalong mas maraming makapanood ng ating video. At pa-dislike nyo na din kung ayaw nyo ano, gumagawa tayo ng mga ganitong video. Mag-like man kayo or mag-dislike kayo, eh malaking tulong pa rin yan sa ating channel. At pa-share na din sa iba para makatulong. At saka pahit na din ng ating notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga video. At doon nga pala sa mga regular viewers natin, meron pang ano, mga bro, meron tayong mga regular viewers na 50% na nanonood, regular na nanonood, pero hindi pa sila nagsusubscribe. Bakit kaya hindi sila nagsusubscribe? Baka naman po pakingi-consider na ninyong mag-subscribe ngayon para ano, para naman ganahan pa tayo na mag-upload ng mga iba't ibang klaseng tutorial videos about sa pagre-repair ng iba't ibang appliances. So, ayan mga bro, pangatlong capacitor na yung nilalagay natin dyan. Ayan, kailangan na lang natin niyang ipahiga para hindi siya sumagi. So, ayan mga bro, tapos na natin. Double check na lang natin kung walang ano na i or wala tayong kalat diyan na solder, ano, solder splash, kasi pwedeng ano yan eh, pwedeng mag short sa circuit kapag meron tayong hinang diyan na ano, napabayaan. So ayan, chine-check lang natin. So, okay naman, so okay na to mga bro. So, ayan, double check na natin mga bro sa ASR yung mga capacitor na pinalit natin. Tingnan nyo yung ating tester. So, ayan o. Oh, nakalagay na yung ating pinalit na capacitor. Ganun pa rin yung reading, sagad na sagad. Ayan o. Oh. Malapit na siya sa zero. Samantalang nung yung original pa ng mga capacitor, eh, nasa kalahati lang. So, ayan o. Oh. Ang laking diferensya mga bro. Ayun. So, ano to mga bro? Bali, papakabit na lang natin doon sa kabigan natin. Tapos, mag-send na lang siya ng, ano, ng video. Idudugtong natin sa ating video na ito. Good afternoon mga bossing. Ito po yung cluster gates natin. Ang issue po nito noon that ang issue po nito is blinking tapos bigla na siyang nag-brown out. E ngayon, ginawa natin, inalis natin tapos ito, pinagawa ko dito sa San Gabriel, La Union. Magaling po yung gumagawa dito ng mga radio tsaka mga LED TVs. Siya po yung gumawa nito. Kaya ngayon, check natin if gumana na siya. Hopefully gagana. First try is saglit. Check ko muna yung wires. Lalagay ko lang yung wires. Hopefully gagana siya. Dati po brown out siya, wala siyang nakikita sa mga gauges niya. First try. Ayun, gumana na siya. Gumana na siya mga sir. Second try. Ayan, okay na siya. Dati po siyang brown out. Wala siyang makikita dito. Yung makikita lang is yung park, yung mga red, yung mga blinky. Ay. Pero itong panel gauge na mga to, wala po siyang makikita. Ngayon, okay na siya. Thank you, thank you.